original man ang ipakikita ko sa inyo, yan ay tungkol sa pagpipintura ng bulag. At bago kayo dalhin dyan ay shoutout muna sa asawa ko, kay Milo Gini Pasina ng Gabon, Kalasyo, Pangasinan. At Lord, patubayan po kami sa aming gawain ito. Lalahin po ang aming pamilya, ng bawat isa sa amin. Maraming maraming salamat po, Panginoon, at sa iyong gabay sa amin. Amen. Yun guys, tara, puntahan natin ang bagong video. Yo, what's up mga kahardot? Guys, ito at makikita ninyo, minamarkahan ang bollard. Ayan, yung kahoy na yan ay may sinusundan siyang marka. Yan ang pinaka, ang plantilla niya. Yung bollard na yan ay pipinturahan, kaya obligado mong markahan. Tingnan nyo ang kahoy na yan, may mga marka yan, iba't iba. At yung itim na yan, final na yung pinturang itim na yan, ngayon ang ipapatong dyan ay kulay dilaw. At yan o, yun namang kabila. Ang kahoy na yan, makikita nyo may kanya-kanyang guhit. Bali, apat na face yan, apat na face din yung mamarkahan paikot. Para pag nilagyan ng masking tape ay diritso. Diretso ang magiging daan ng pintura. Kasi kung hindi mo lalagyan nun, ay hindi maganda. Ayan. At nakikita nyo, nilalagyan na niyang masking tape ang bollard. Ayan. Tapos iniikot na lang niya. Mayroon na siyang point kasi kaya madali na niyang malagyan yun. Yun nga yung mga point na yun. Kasi pagka hindi mo binatak ang paglalagay niyan, magkakaroon ng bubbles yung pintura, magkakaroon ng sasami, magsasakalat ang pintura niya pagka nagkaroon ng bukol o hindi plantsado ang masking tape. Katulad niyan, nilagay na ito, lapat na lapat yan, double yan. Yan yung isang natapos ng mga paglalagay. At yan, ready to paint na yan ng yellow color. Kitang-kita nyo, pari-parihas ang distansya niya ng pagkaitim niyan sa baba. Kasi nilagyan ng marka. Tingnan niyo kung paano ilagay yung pangalawang tape. Kasi kaya yan ay nilagay para magparehas ang distansya ng kulay na yon na ipipintura dyan. Yan ay para kumbaga sana ay equal sila. Equal na equal. Pagka yan ay ginagtama ang pagkakagamit mo ng sukat at pari-parehas. Ayan, at ready na yan para pinturahan. Ayan na, at nagpipintura na siya dun sa mga nilagyan. Yan ay ang first coat. Ayan. Paikot-ikot din yan. Tapos, pagka natuyo na yan, syempre,
At nakumpleto mo na yung coat na hanggang tatlong coat ng pintura, siyempre tatanggalin na yan. Tatanggalin yan at bago mo naman tanggalin yan, siguraduhin mong tuyo, tuyong tuyo. At bago ka mag-coat ng pintura, dahil yan ay epoxy paint yan, bago mo patungan, ay siguraduhin na tuyong-tuyo yung papatungan mo. Para pag tinanggal mo yung masking tignan, ay hindi mababakbak yung pintura na ikinabit nyo. Ganun ang purpose. Kaya yan ay equal ang paglalagay ng marka niyan. Kasi kung hindi nga magiging equal, ay pangit. Ayan, natapos Asalin na yung second coat. At ang magentel lang yan at lalagyan naman niya ng nag-umpisa na siyang maglagay ng last coat. Last coat na yan mga kahapon na inilalagay niya. At yun mga kahardot, ayan na ang kayarian ng napinturahan natin. Tingnan nyo naman at napakaganda at equal ang kapal ng pinturang dilaw saka ng itim. Bakit po ganyan ang kulay niyan? Kasi po yan ay serve as warning sign or warning device po yan para reflector madaling makita at hindi agad-agad makakaiwas sa anumang bangga sa mga kanto. At yan nga po ay ginagamit sa lahat ng opening, bulwagan man o mga panganto o sa tabi ng bangketa. At yun nga, at itong ibabaw na ito ay bilog, tingnan nyo, simento yan. At itong mga guard post na ito o bollard ay kananiwang makikita nga dito at ulitin ko, purpose nito ay para protection sa mga kanto ng mga opening, lalo dito ang mga pintuan dito, ang papasit dito ay mga heavy equipment, kaya malaki din yung ginawang bollard. At sa mga bangketa makikita nyo ang bollard, protection yan. Safety device or warning device, yan ang bollard. Yun mga kahardot, maraming salamat sa inyong panonood at God bless po. Bye bye.